What's up mga kamani magnet? Narito na naman tayo para alamin ang mga senyales na tayo ay magkakapera. Karamihan sa atin naniniwala sa mga senyales na yan kung ano ang maidudulot at maibibigay sa ating magandang buhay. Kahit sa araw na to, mga senyales kung paano tayo magkakaroon ng maraming pera ang ituturo ko sa inyo. Kahit kung hindi pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe, like at share ang video ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga kamani magnet. What's up mga kamani magnet? Karamihan sa atin ay naniniwala sa mga senyales na makapagdudulot sa atin ng mga magagandang bagay. Ano-ano ba ang mga senyales na magkakaroon tayo ng pera? Alamin natin ang malaman natin kung magkakapera na ba tayo. Gusto nyo bang malaman kung may papasok na pera sa tahanan nyo? Paano nyo ito malalaman? Ito lang ang mga senyales na dapat nyong alamin. Ang unang senyales ay kapag ang bahay nyo ay mayroong mga itim na langgam. Kapag ito ay nasa tahanan nyo, ay huwag nyo silang itaboy, patayin o tanggalin sapagkat ang mga langgam na yan ay nagpapatunay na maraming darating na pera o ikaw ay magkakapera kapag ang inyong tahanan ay biglaan na lamang nagkaroon ng kulumpong ng itim na langgam. Pero ang tinutukoy ko na langgam ay kulay itim lang, sapagkat ang kulay itim na langgam ay senyales ng perang paparating sa iyong buhay. Ito rin ay senyales na maaari kang yumaman, kaya't dapat kang matuwa at masiyahan kung maraming itim na langgam sa iyong tahanan. Ito na ang magpapatunay na nalalapit na ang iyong pagyaman, kaya't abang-abang na lang dyan. Isa pang senyales na may paparating na pera sa iyong buhay ay ang pagpasok ng tipaklong. Kapag may isang tipaklong na nagtatalon-talon papasok sa iyong bahay, ibig sabihin niyan, ikaw ay magkakapera. Lalo pat ang tipaklong na yan ay dumapo sa iyong mga balikat. Patunay yan na ang pera ay didikit sa iyo at hindi naaalis kailanman. Kapag ang tipaklong na yan ay nakita mong nasa loob ng iyong bahay, abay dapat kang masiyahan. Ibig sabihin, kung meron kang inaantay na kaperahan, abay darating na yan. Kung gusto mo namang yumaman, isa ring patunay na kadalasan ang mga taong pinasukan ng tipaklong ay yumaman. Isa pang bagay na magandang pumasok sa iyong tahanan ay ang palaka. Kapag pinasukan ng palaka ang iyong tahanan, senyales din tong magkakapera ka o ikaw ay yayaman. Kaya't matuwa ka kung may pumasok na palaka sa iyong tahanan. Ibig sabihin niyan, magkakapera ka at ang pera na to ay hindi basta konti, kundi maraming pera. Isa pang nagsesenyales na magkakaroon ka ng maraming pera ay ang pagpasok ng butterfly sa loob ng tahanan. Kapag may pumasok na butterfly na kulay puti o kaya naman ay brown, ito ay sumisimbolo sa pera. Maaaring makapagdulot to ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng pinapangarap at inaasam-asam mong pera na darating o di naman kaya ikaw ay magtatagumpay sa buhay at senyales ito na ikaw ay yayaman. Di man ngayon, pero darating ang future mo na magiging maganda kung butterfly ay palaging nasa iyong tahanan. Lalo pa kung ang butterfly na yan ay kulay puti at kulay brown. Yan ang mga senyales ng maswerteng butterfly.
Kung ikaw naman ay nakakita ng bahaghari, sa dulo daw ng bahaghari ay may naghihintay ng kayamanan. Kung ikaw naman ay nakatagpo at nakakita ng bahaghari, ang kayamanan ay mapapasayo. Maari kang humiling sa bahaghari na yan at lahat ng kahilingan mo ay matutupad. At isa pang senyales na ikaw ay yayaman, kung pagbukas mo ng itlog, ay may nakita kang dalawang dilaw sa loob. Kakaiba ito, di ba? Minsan lang ito nangyayari. Kadalasan ay hindi pa nangyayari. Ngunit kapag ikaw ay nakatagpo ng itlog na may dalawang dilaw sa loob, aba, senyales yan ang iyong pagyaman sapagkat bibihira lang ito mangyari. Piling-pili ang mga taong nakakatagpo ng ganitong klase ng itlog. Ibig sabihin, nasa kapalaran mo na ang pagyaman. Isa ka sa napipili na talaga namang yayaman sa darating na panahon. At isa pang magandang bagay na meron ka o matatanggap ka ay ang pusang golden orange ang kulay. Alam mo bang, kapag ikaw ay nakatanggap ng isang pusang kulay golden orange ang kulay, ito'y magdadala sa iyo ng kayamanan. Pero kung hindi naman at biglang may pumasok sa iyong tahanan na pusang kulay golden ang orange ang kulay, ibig sabihin, ang pera din ay papasok sa iyong tahanan. Mainam ang ganitong kulay ng pusa magdadala ng pera. At isa pang napakaswerte ay kapag ikaw ay niregaluhan ng papi o mga tuta. Senyales ito na ikaw ay seswertin sa buhay. Maswerte ang mga taong nireregaluhan ng tuta o papi. Nagdadala sila ng swerte sa loob ng tahanan. Sila ay mga tinatawag na buhay na elemento. Magdadala sila ng swerte sa buhay mo. Lalo na kung ang mga papis na yan o ang mga tuta na yan ay iniregalo sa iyo. Siguradong mahal na mahal ka nung nagregalo dahil gusto niyang maging matagumpay ka at maging mayaman. Senyales kasi yan ng pagyaman kapag niregaluhan ka nito. At kapag naman ikaw ay may nakasalubong ng mga baka sa daan, ibig sabihin nalalapit na at patungo ka sa pagyaman. Kapag baka kasi ay bibihira mo lang makasalubong, pero kapag ikaw ay pinalad na makasalubong sila, pera ang ibig sabihin niyan. At isa pang swerte talaga sa buhay ay ang mga taong mag-iisang dibdib. Kapag inulan sila sa kanilang kasal, ibig sabihin ang kanilang pagsasama ay magiging maganda. Sila ay magtatagumpay sa buhay. At isa pang senyales na magkakaroon ka ng maraming pera, kapag may nagbigay sa iyo ng isang bag o kaya naman ay pitaka, pagkatapos ang laman niyan ay rosary. Alam mo ba ang senyales? Kapag ang isang pitaka o bag ay naglalaman ng rosary, sa loob niyan, bago ibigay sa iyo, ibig sabihin ito maraming pera. Kapag naman sa unang araw ng bagong taon ay nakatanggap ka ng pera, kahit magkanong halaga, 20, 50 o kahit anong halaga niyan, ay senyales daw yan na may darating sa iyong pera. Basta ang pera na yan ay itatabi mo sa pulang pouch at ilalagay sa altar. Pagkatapos nito, siguradong araw-araw ay may darating na pera sa iyo. Palagi kang magkakapera. Kaya't napakainam kung sa unang araw ng bagong taon ay makatanggap ka ng pera. Pero paano naman kapag kumakati ang iyong mga palad? Kapag kumakati ang iyong palad, isa rin niyang senyales na magkakapera ka. Madami nang nakaalam niyan kasi minsan na rin kumati ang aking palad. Pagkatapos bigla na lang akong may dumating na perang inaasahan ko. Pero bigla-bigla lala yung dumating sa buhay ko. Yan ay dahil nangati ang palad ko. Kaya't pag nangati ang palad nyo, isa lang ang ibig sabihin niyan. Tiyak na may darating na pera sa inyo. Kung meron naman kayong inaantay na kaperahan, tiyak na darating agad-agad iyon. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit kumakati ang palad kapag nagkakapera. Yan kasi ay isa sa mga senyales nito. Kapag ikaw naman ay nakapulot ng barya at ang pera na yan na napulot mo ay kulay gold o kulay ginto, ay swerte. Kapag ikaw ay nakakuha nito, ibabad mo lang to sa tubig na maesin 24 oras at ilagay mo rin sa altar sapagkat swerte ang mga barya na yan.
At yan nga mga ka-money magnet ang mga pangpaswerte natin sa araw na to. Tandaan na ang mga bagay na yan ay sadyang gabi lamang. Manatili pa rin tayong kumikilos na nanalangin upang tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!